Hello and welcome po dito sa channel natin. At ang topic natin ngayon ay yung top online jobs na pwede tayong kumita ng $10 to $50 per day. At kung first time mo dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga videos. Sa ating number 1 ay yung spell error checker. So kung nakikita natin dito sa screen, yung itatama natin yung mga mistype, itatama natin yung grammar, at itatama natin yung mga sign. So, dito sa spell error checker, yung iba pang kategory nito ay yung content writing, yung proofreading. Kasama siya sa kategory ng mga yon. Ang madalas na magiging client natin dito, yung mga may vlog channel, yung mga may blogger, or meron mga website na ipapa-check nila sa inyo, yung mga spelling, yung mga content nila. So, yun yung madalas na magiging kliyente natin. Magkano nga ba yung magiging sweldo natin sa ganitong trabaho? So, dito sa Upwork, magta-type lang tayo ng spell checker. Or pwede natin i-type dito yung proofreading or yung content writing. So, dito makikita natin kung magkano yung swelduhan ng mga spell checker. So, dito meron silang data entry. Dito is hourly. Ito yung mga long-term na trabaho, no? Pero dito, sa ilalim niya, mga freelance content writing, so, makikita nyo rito na meron siyang blog. Tapos, i-check nyo itong Grammarly correct. Tapos sa spelling, ayan, makikita naman natin, mababasa natin yung gagawin nyo. So, dito, meron siyang payment na 0.01 word milestone. So, dollars every word. So, kung meron siyang 750 na words, so, i-multiply lang natin siya. So, dito, ang budget niya is $100. Ayan, tapos kung makikita natin yung content niya or yung post niya ng job post na to ay 1 hour ago lang. So, bagong-bago, fresh na fresh. So, dito, malalaman na natin kung magkano yung kikitain natin sa content writing or sa spell error checker. Sa ating number 2 naman ay ang t-shirt designing. So, sa t-shirt designing, kung marunong kayo mag-Photoshop, meron tayong tutorials dyan dito sa channel natin. So, dito, ang fixed price dito, babayaran kanya ng like $10 per design or minsan naman aabot ng $50. Meron kayong contract na gagawa ka ng 6 for $50. So, ganun yung bayaran dito sa t-shirt designing. Ang mga magiging client naman natin dito ay yung may mga clothing line. So, dun sa United States madalas na yung mga nagiging client dito sa t-shirt designing or yung mga na may business sa Amazon merch. So, kung sino yung nakakaalam ng Amazon merch, more on t-shirt designing yan. I-check naman natin dito sa Upwork yung mga job post ng t-shirt design. So, dito, itatype nyo lang yung t-shirt design or t-shirt designing. So, makikita nyo na yung mga job post. Meron ditong hourly. So, kung trabaho nyo talaga yan, magaling kayo mag-illustrator and Photoshop. So, ito yung trabaho niya, 10 to 30 hours per week. Dito may mga fixed price sa t-shirt. Tapos kung magugustuhan niya yung design nyo, igagawin niyang logo or ipopost niya dun sa clothing line niya. Pero every design na magagawa nyo, babayaran niya kayo. Tapos dito sa ilalim, ang budget niya, 200. Dito, marami siyang budget, $123,000. So, ito medyo malaking company na to. So, dito naman, t-shirt design needed for 100 t-shirt. Fixed price, tapos $400 yung budget niya. So, dito, pwede nyo siyang kausapin or pwede nyo siyang i-chat na bigyan kanya ng sample ng mga design niya. So, madalas naman dito mga coats, tapos yung mga funny t-shirt, yun lang naman yung mga design na yun. So, dito sa link sa description, ilalagay ko yung tutorials nun. Sa ating number 3 naman ay yung Shopify Store Designer. Dito, kung iisipin natin na mahirap, meron tayong tutorials nito sa channel natin. Hindi natin kailangan dito ng marunong tayo sa mga coding. So, dito ang kailangan lang natin ay idea about sa mga website at marunong tayong gumamit ng mga pixel sa Photoshop. So, dito, Shopify Store Designer, ang mga kikitain natin dito, like $50 to $100 per design ng website. Dito sa Upwork, ito kung makikita natin yung Shopify Store nakalagay, ang fixed price, tapos ang budget niya is $1,500. Pero ito is ano lang, no? Hindi totoo to. Siguro bibigyan niya kayo ng like $100 to $200 sa isang website design na magagawa nyo. So, ang ibibuild nyo lang dito yung DJ website ng Shopify niya. Sa ilalim naman,
meron nga dito na product description lang. So ang budget niya $80. So isama na natin to dito sa top natin ng mga kung paano kumita ng $10 to $50. So hindi lang talaga siya $10 to $50, no. So ating number 4 naman ay yung YouTube thumbnail creator. Yan, kung nakikita nyo dito sa screen natin yung mga thumbnail na ginamit ko dun sa mga video ko. At sa mga hindi nakakaalam, ito po yung thumbnail na tinatawag. Itong nakikita natin sa YouTube na pinanonood natin yung mga image na nasa unahan ng video nila. So yan yung tinatawag na thumbnail. At ang mga magiging client natin dito ay mga creator or mga social media influencer. Check naman natin dito sa Upwork kung yung mga job post ng mga nagpapagawa ng YouTube thumbnail. So dito sa YouTube, sa paggawa ng thumbnail, hindi lang siya sa YouTube. So yung ibang mga kliyente rito, meron din silang Facebook or Instagram or yung mga Twitter expert. So dito gagawa ka din ng thumbnail dun sa ibang mga platform kagaya ng Facebook. So dito, check natin yung mga offer nila. For example, YouTube thumbnail designer, dito is hourly. Tapos 10 to 30 hours per week. Tapos gagawa lang tayo ng mga YouTube thumbnail. I-check natin yung thumbnail niya. So kung wala tayong alam, pwede tayong mag-search sa YouTube ng about sa topic niya. For example, ako sa online jobs, mag-check ako ng ibang video sa YouTube about online jobs. So pwede ako makakuha ng idea kung ano yung thumbnail na gagawin natin. So yan, dito naman sa baba, meron naman siyang 10 hours per week. So dito yung mga YouTube video editor naman to. So yan, ito yung mga trabaho online na mabilisan yung kita. So dito, kalimitan dito mga fixed price. Yan, ito sa paggawa ng YouTube or ng mga thumbnail. At dito sa YouTube channel natin, gagawa ako ng mga tutorials na ito. Kaya hintayin lang natin yung video na yon. At sa ating number 5 ay yung banner ads designer. So yung banner ads, ito yung mga nakikita natin sa mga website kapag nagbabrowse tayo. For example, nagbabasa tayo ng blog. Ito yung mga nakikita natin sa gilid ng mga advertisement. Or sa YouTube, kapag nanonood ka sa YouTube, biglang may lalabas na banda rito na yung ine-ex natin madalas. So yun yung tinatawag na banner ads. So dito sa channel natin, meron akong tutorial na ito. So ilalagay ko yung link dito sa description. So kung interesado kayo, pwede nyo siyang panoorin para mapag-aralan nyo kung paano. Sa ating number 6 ay yung language translation. Yan, kung makikita natin dito sa screen natin. So itatranslate nyo, kung marunong kayo mag-Nihongo, itatranslate nyo yung Japanese to English. So ito yung mga trabaho na makukuha nyo. I-check naman natin sa Upwork kung magkano yung sweldo sa ganitong trabaho. And so dito sa nakita ko, ang post na to ay 1 hour ago lang. So fixed price, English to Spanish translation for our New Mexico website. So ayun lang yung mga trabaho, $100 yung budget niya. So dito pwede rin kayong kapag mag-a-apply kayo, makikipag-bid. May tinatawag din bid dito sa fixed price na ganitong trabaho. Tapos meron naman mga long term, ito yung mga company na language to language, mga legal translation for. Ayan. So meron din dito yung mga music, yung mga, for example, yung mga Latin music, itatranslate nyo sa English. So yun yung mga trabaho natin dito. Madalas dito hourly, kasi yung iba, yung mga nag-start pa lang na itranslate yung mga project nila. So marami talaga kayong makukuha ng trabaho. So 10 hours per week dito sa isang post dito. Dito naman ay 10 to 30 hours. So dito, ito yung mga opportunity na makukuha natin sa language translation. Sa ating number 7 naman ay yung logo creator. Yan, kung mahilig kayong gumawa ng mga logo, kagaya ng mga nakikita nyo rito sa screen natin, so i-check natin sa Upwork kung magkano yung mga swelduhan ng ganito. Kasi kalimitan dito, fixed price lang. Yan. Dito sa Upwork, itatype lang natin yung logo. Pero ito hindi lang siya sa Upwork. Sa ibang mga freelancing website kung saan kayo nakapasok, pwede nyo siyang i-search yung logo creator, logo designer. For example, sa t-shirt. T-shirt, pwede nyo i-type yung t-shirt designer para ma-search nyo. Yan, tapos hahanapin lang natin sa mga job post nila kung ano yung mga hinahanap nila. Let's say dito sa ilalim, yan, may nakita akong designer needed to create a logo for an online store. Yan, so gagawa lang tayo ng logo sa online store niya. Bibigyan niya tayo ng mga idea kung ano yung kulay ng website niya. For example, bibigyan niya kayo ng website or ipapakita niya sa inyo yung website niya. So i-match niyo lang yung logo na gagawin niyo dun sa kulay ng website niya. At ang budget niya rito ay $30.
At saka kung wala kayong idea, ang ginagamit dito sa paggawa ng mga logo ay yung Illustrator at saka Photoshop. So dito sa channel natin, meron tayong playlist na nagtuturo tayo ng paggawa ng mga logo at kung paano ginagamit yung tools na Photoshop para sa mga beginners. At yan po yung top online jobs natin para kumita ng $10 to $50 per day. Sana nadagdagan na naman yung kaalaman natin dito sa online jobs. At yun lang po at maraming salamat.